Magandang umaga po sa inyong lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang Misa Intensyon para sa pasasalamat ng Dantes and Salas family. Carmen Tutay, Emelita de la Cruz, Brother Josefino and Sister Salvacion Gerona, Nestor Morito Jr., Nestor Morito Sr. and family. Para din po sa maagap at mabilis na pagaling ni Salvador Clarin, Maria Socorro Aguida Torres, Normita Pleno, Romeo Estanislao, Father Seferino Anies OAR, Michelle Donella Orbesido, Sister Rosario Galang, Teresita Espartero, Teodoro Lazaro, Angelito Golosino, Brother Boyet Clemente San Gabriel Jr., Christopher, Arwin, at Samuel. Para sa particular na intensyon sa malulating paglalakbay na Brother Ray Bonifacio at kanyang pamilya, ganoon din pamilya ni Rose Cesar. Sa kapahingahan ng mga kaluluwa ni na Sharon Grace Onda, Diogracias Fornelius, Eugene Charot, Father Jose Antonio Arias OAR, Castulo Castillo, Juan Aquino, Rosalina Anastasio, Domingo Saladaga Sr., Sergio Jovilio, Francisco Sinaida, Cecilia Hermogenes Segunda, Andrea, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tayo po ngayon ay nasa 14th week sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Dennis Castillo, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Hindi lingid kay Jesus ang ating mga pagpapagal,
inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya. Siya ang ating dakilang gurong nagmumulat sa atin sa katotohanang ang tunay na tagumpay ng buhay ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Magpasalamat tayo kay Jesus gaya ng pagpapasalamat niya sa Amang patuloy niyang ipinakikilala sa atin sa Eucharistia. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawaran tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuhayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ayon kay Zacarias, darating ang prinsipe ng kapayapaan sa Jerusalem. Matutupad ito sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem bilang isang mapagkumbabang hari. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sion, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas o Jerusalem. Pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaalis niya ang mga karuwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem.
Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dagat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin kat pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapay, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pinalaya tayo ni Jesus mula sa kasalanan. At taglay natin ngayon ang kanyang espiritu na ating lakas para lumaban sa tukso at mabuhay tayo sa diwa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesus Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamagitan ng kanyang espiritung nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ngayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin yung ating mga katabi. Magandang umaga. Yung mga nasa likod, batiin ninyo, magandang umaga. Ayan. O, yung mga choir, magbatian kayo, magandang umaga. O. Tanungin nyo yung mga katabi nyo, kumusta ka na? O. Hulaan kayo mga sagot nila. Pag nahulaan ko, no? Magsisimba pa ulit kayo next week, ha? Sabi nila, okay naman ako. Di ba? Bakit kaya yun ang sagot palagi, okay naman ako? No? Kahit hindi okay, no? Yun yung isinasagot namin. Okay naman. Kamusta ka? Okay naman. No? Kahit dami-daming problema, no? Di ba? Sagot pa rin, okay naman. The fact na nandito tayo ngayon, no? Kahit marami tayong problema, okay pa rin tayo. No? Ngayon po, no, sa ating ebanghelyo, napakaganda. No? Sinabi ni Kristo, pinapakalam niya sa atin, itinuturo niya sa atin na siya ang tagapamagitan ng Ama. No? Walang makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ng anak. No? At walang nakakakilala sa anak kung hindi ibinunyag ito ng Ama. At usually, no? Hindi lang usually, no? May condition to. Ito ay ibinubunyag niya sa mga parang bata. Yung may mga parang batang kalooban. Sino ba dito yung mga childlike? No? Tapos taas ang kamay. Ano ba yun? No? Yung may tantrums? No, pag may tantrums ka, childlike ka, no? Childish po 'yon. No, yung childlike 'yun yung pagiging pagkakaroon ng mababang kalooban. No? You are very trusting, you are very believing, 'di ba? Dependent, no? Pag ikaw ay dependent, ikaw pa rin, no? Pag ikaw ay dependent, no, sa salita ng Diyos, no, sa mga sakramento ng ating Panginoon, no, ikaw ay pwedeng sabihin child like no, inosente, pwede rin yan, pure of heart, no, yan makikita natin yan sa mga katangian, magagandang katangian ng mga bata. Pero dito sinasabi ni Kristo, no, na lahat ng mga bagay sa ating pananampalataya, no, especially yung mabuting balita, dapat wag lang natin pinapadaan
dito, inilalagay natin sa ating puso. O, nasubukan nyo na ba yon? Meron akong napanood, di ko na alala kung anong palabas. Yung babae, matatanda na sila, nagkaroon ng demensya. Demensya ba tawag doon? Yun, nakakalimot na. Oo. So meaning, hindi na gumagana yung kanyang utak. Pero yung kanyang asawang lalaki, no, palaging nandoon sa kanyang tabi at kinikwentuhan niya yung matandang babae. No, pero yung matandang babae, hindi niya kilala yung lalaki kasi nga meron siyang problema sa utak. And then, every after na kwento, napanood niyo na ba ito? Ano bang title nito? Hindi niyo alam. Every after, magkakwento siya, ganyan-ganyan, no? Pagkatapos ng kwento, parang hinahawakan niya yung mukha nung lalaki. No? Tapos napo-fall in love ulit yung matandang babae dun sa lalaki. No? Tapos maaalala niya na, ay, parang ako yun ah. Ikaw sila ganito. No? Nakakaiyak. Nakalimutan ko yung title. No? Pero doon yung isang pelikulang yun, no? Nagpapaalala sa atin, no, na yung puso natin nakakakilala. Sabi nga ni Agustin, no, yung mind na tinatawag, yung nakakonect sa ating soul, no, hindi lang yan intellect, no, meron yang heart, no. Kaya nga sabi niya, one mind, one heart, directed towards God. No, dapat hindi natin kinakalimutan yung ating puso. No, napakahalaga po nito. Kasi kahit magbasa kayo ng magbasa ng Bible, kahit kilalanin niyo si Kristo, no, sa Biblia, no, hindi siya magpapakilala sa inyo kung hindi niyo gagamitin ang inyong mga puso. Ang makikilala niyo lang ay Jesus in the history of man. No? Memorize, kahit i-memorize nyo pa yan, no? Magnana 100 kayo sa exam, no? Pag may quiz, pero hindi nyo makikilala si Kristo. Bakit? Anong ginamit nyo? Kasi ito, hindi nyo ginamit ang inyong puso, no? Ito yung isang mahalagang bagay po sa ating pananampalataya. Dapat gagamitin natin ang ating mga puso. Pupusuan nyo yung mabuting balita, ilalagay sa puso, hindi lang dito sa isip. No? Ito po yung problema natin ngayon. No, napakarami nating napapanood. No, palagi kong sinasabi, dami kong napapanood mga life coach. No, ganyan, no? Kunwari, ano bang tawag doon? Influencer ba? No, yung mga kunwari, tumutulong sila sa mga madaming mga sayings na sinasabi, di ba? Ewan ko, pag nanood ka ng isa, sunod-sunod na, parang sabi ni Facebook, no, interesado yata si Father dito, ito yung gusto niya. Na parang napakayaman na nila, alam na nila lahat ng mga sagot dito sa mundo. No, pag makikinig ka sa kanila, nako, muntik na nga akong maniwala eh. Muntik lang. No, pero ang galing ng kanilang mga delivery. No, pero lingid sa ating kaalaman, we are being manipulated, no, against our the plan of God sa atin, no. Pinapatay nung kanilang mga kasabihan, yung mga practical na kanilang mga sinasabi, yung ating puso, no. Kasi nga, ano bang mas madaling gawin, di ba? Yung practical, no. Meron kang toxic na kaibigan, eh lagi ko sinasabi, anong sabi nila? Iwanan mo. Oo. Mas mabuti ang maging negosyante kaysa maging ano? Empleyado. Oo. Yan mga ganyan. No, yan yung mga pumapatay ng ating puso. No, hindi naman nila alam, no? Kala mo magagaling silang negosyante, no? Pero wala naman silang 100 billion sa kanilang bangko. No, merong mga empleyado na mayayaman din, di ba? Successful din sa buhay. Pero ang sinasabi nila, no, parang totoo, pero hindi totoo. At pag nakinig ka
no, yung puso mo mawawala, no? Huwag kang tumulong sa kapwa mo, no? Meron bang mga influencer dito, no? Sorry ah, no? Huwag kang tumulong sa kapwa mo, 'di ba? Isipin mo yung sarili mo, no? Pag tinulungan mo sila, lalo silang magiging tamad. Totoo naman, 'di ba? Kaya nga dapat pag nakikinig tayo sa kanila, pinipili lang natin yung mga alam nating tunay, no? Huwag nating susundin lahat ng kanilang mga sinasabi. Bakit? Bakit? Kasi ginagawa nila yon hindi para makatulong lang sa inyo, para tumaas yung kanilang viewers. No? Kaya huwag tayong masyadong maniwala. Piliin natin. Pero yun nga, this is our struggle. Parang pinapakita ng mundo na mas madaling mabuhay pag walang puso. Pag wala kang konsensya. Di ba? Pag meron kang puso, try mo, sabihin na meron nangungutang sa'yo, kaibigan mo. Pag susundin mo yung sinasabi nila, di ba? Ang gagawin mo lang, pre, wala akong pera eh. Di ba? Pag ito lang gagamitin mo, pare, wala akong pera, gipit din kami ngayon kahit meron. Pero sa mga taong may puso, no, napakahirap nilang sabihin yan. No? Lalong-lalo na alam nila na kailangan ng tao. Of course, ibang usapan yan pag niloloko ka, di ba? Pero kuminsan, alam mo naman na hindi ka niloloko. At meron kang ekstrang pera. No? Sa mga may puso, di ba? Napakahirap. Kung ganun lang, no, kung tatanggalin natin yung mga puso natin, kawawa yung mga tao na hindi nila kayang tumayo sa kanilang sariling mga paa. No, huwag nating kukontrahin yung salita ng Diyos, sapagkat yung salita ng Diyos nasa atin yan, nasa ating mga puso. No? Kaya naman, no, inire-reveal yan ng Diyos sa mga taong may kababaan ng loob. No, yung hindi lang puro dito, hindi lang feeling matalino, hindi lang feeling mayaman, hindi lang feeling makapang yarihan, hindi lang feeling alam na nila ang lahat. Pag ganyan ka, wala kang puso, hindi mo makikilala ang Diyos. Paano ba natin malalaman na meron tayong puso? Na sa puso natin pinadadaan yung salita ng Diyos. Of course, no, first of all, alam mo yan kasi namumunga ka. Nakakagawa ka ng mabuti. Hindi lang mabuting pera. No, kasi ngayon, no, parang nagiging successful tayo. Yun ang mga sinasabi nila. No? Ang sukatan ng tagumpay ay ang iyong yaman. No, hindi po yun totoo. No? Marami akong kilala na matay, no? Parang bigo pa rin, pero napakarami nilang laman sa bangko. No? Meron din ako nakilala, wala namang pera, namatay sila, naka-smile. No? Ang sukatan ng tagumpay, nasa kabilang buhay. No? Hindi yaman. Oo, marami kang magagawa pag may pera ka. No? Pero namunga ka ba? Di ba? Nagawa mo ba yung salita ng Diyos? Feeling mo ba na makakarating ka sa kabilang buhay? Kasi alam mo yan eh. No? Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, no? Pag may puso ka, isinasa puso mo ang salita ng Diyos, si Kristo ay nabubuhay sa'yo. Alam mo yan na maliligtas ka. Totoo yan. No? Bear fruit. Pag namumunga ka, yan. Nasa sa'yo ang Diyos. No? Pangalawa, hindi ka napapagod. Hindi ka napapagod. No, iba yung hindi nahihirapan sa hindi napapagod. No, nakakita tayo ng mga tao, no, linggo-linggo nagmimisa, linggo-linggo nagseserve sa simbahan. Parang hindi na practical. Di ba? Makikita natin, no, kahit wala ng pera, tulong pa rin sila ng tulong sa kapwa. No? May mga misyonero pumupunta sa Africa, pumupunta sa Vietnam,
Diba, anong mapapala nyo dun? Anong mapapala nila dun? Anong mapapala mo pag tumutulong ka sa mga taong hindi makabayad? Diba? Walang interes. Diba? Anong napapala mo, nagsiserve ka sa simbahan, madaling araw, tapos babalik ka, alas 6 ng umaga ka dumating, uuwi ka ng alas 6 ng gabi. Bakit hindi ka na papagod? No? Pag hindi ka na papagod, nasa sayo ang Diyos. Kasi puso ang ginagamit mo. No? Hindi lang isip. Hindi nyo lang sabihin na wag nyo nang gamitin yung isip nyo, ha? Gamitin nyo pa rin. No? Pero hindi ka mapapagod pag ikaw ay gumagamit ng puso. Alam mo yung meaning ng ginagawa mo. Kasama mo yung Panginoon. Pangatlo, nakalimutan ko na yung pangatlo. No? Kasi puro puso lang yung ginagamit ko. No? Yung mga gumagamit ng puso, nahihirapan sa buhay. Sinong hindi nahihirapan sa buhay dito? Taas ang kamay. Sinong hindi nahihirapan? Yung walang kinatatakutan. No? Wala naman, di ba? No? Pero meron. Dahil sa pride nila, hindi nila aaminin sila ay nahihirapan ng sa buhay. No? Meron. Para ipakita lang sa iyo na mas mataas sila sa iyo. No? Pero tayo mga nahihirapan sa buhay, yan, no? Diyan natin makikita na nasa sa atin ang Diyos. Because nakikita mo yung mga struggles mo. Yung mga kailangan mong baguhin sa sarili mo, yung mga kailangan na gawin mo sa ibang tao. Ibig sabihin, meron kang puso. Kasi itong ebanghelyo, itong mabuting balita, hindi po ito madali. Si Kristo na ang nagsabi, no? Hindi ka makakapasok sa butas ng karayom. Di ba? Para kung ngayon yung pintuan ng langit. Mahirap maging Katoliko. Kaya kung medyo madali ang buhay ninyo, no? Iba yung masarap ang buhay sa madali ang buhay. No? Hindi ibig sabihin mayaman ka, masarap ang buhay mo, hindi ka na nahihirapan. Napakarami kong kilala. No? Meron pa ring struggles sa kanilang mga buhay. May mga pinagdaan, isa pa nga, mas mabibigat yung kanilang mga problema. Pero kanina, no, tinanong ko kayo, kamusta? No, pero sinasabi natin, okay lang. No, pero sa loob-loob, parang hindi okay. Di ba? Yun po, no, doon yung makikita, nasa sa inyong Diyos, pag nare-realize nyo na mahirap ang buhay. Kasi mahirap magmahal. Mahirap magmahal ng kapwa. At isa yun sa mga sinasabi ng ating Panginoon. Mahirap maging mabuting tao. Di ba? Kung nadadalian kang maging mabuting tao, no, medyo sira yung iyong... no, may mga mabuting tao. Pero may struggle pa rin yan. You need to check your actions and your thoughts, no? In every moment, no? Every time you decide, no? Sa palagiang i-check mo yung sarili, no? Magkakaroon ka ng ano bang tawag doon, interiority or self dialogue. Mahirap 'yun. Lalo na ma-realize mo yung mga kahinaan mo, mahirap 'yun. Pero kanina, 'di ba, hindi napapagod, 'di ba? Mahirap pero hindi tayo napapagod. Ito po yung sa atin, yung sa last sa ating ebanghelyo. Sabi ni Kristo, "My yoke is easy and my burden light." Kaya huwag po tayong lalayo sa ating Panginoon. Mahirap ang buhay. Tunay yan. No? Mahirap maglagay ng puso sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Mas madali nga, wala na lang puso eh, di ba? Parang wala kang problema. Pero hindi po, no, kahit mahirap ang buhay, pagkasama mo yung Panginoon, magiging madali yan. Meron ako nakita, no,
yung bata, binuhat niya yung bisikleta, tapos inikot-ikot niya. Kala niya ang lakas-lakas niya. No, ikot siya, tuwang-tuwa siya. Ako si Superman. Maliit na bata, siguro mga 5 years old, 4 years old. Hindi niya talaga mabubuhat yung bisikleta. Pero nabuhat niya. Oh, tapos, Mami! Oh, sabi niya, I'm strong! Sabi niya. No, tuwang-tuwa yung kanyang nanay. Tapos pag atras ng camera, nandun sa likod yung tatay niya. Buhat-buhat yung bisikleta. No? Minsan, no? Hindi minsan, palagi ganun po ang buhay ng Katoliko. Kahit mabigat, kaya nating buhatin pagkasama na natin ang ating Panginoon. No? Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na katawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulugmok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihahayag sa atin ng Panginoong Hesus na mahabagin at maawain ang Diyos Ama. Lumapit tayo sa Kanya at manalangin ng buong pagtitiwala. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamuno ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo na kung saan patuloy ang digmaan, panunupil at hayagang pagkitil sa buhay ng tao at sanlilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa ng mga pinuno ng aming bansa na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingain lahat ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang sambayan ng Kristiyano upang buong sigasit itong magpahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kapatid naming nakararanas ngayon ng paghihirap ay makatamasa ng kapanatagan sa ipinagdiriwang naming Eukaristiya ngayon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapanghingahan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigatan, ang mga matatandang may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahati dulot ng kahirapan at di pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Hanguin mo kami sa pagkaligalig at di pagkakaunawaan
at punuin mo nawa kami ng pananampalataya at katadagan ng loob sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik kandog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalikandog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kulugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuriyenya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol ni San Ezequiel Moreno at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagtiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ay diya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat
na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling nako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo sandali para sa mga paalala. Patuloy po ang ating panawagan para sa ating programa. Tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo kung saan tayo po ay hinihikayat na mag-alay sa ating banal na misa ng mga canned goods, noodles, kape, asukal, bigas at iba pa, o kaya ay cash assistance. Maaari din po natin itong dalhin sa ating opisina. Ang Secular Agustinian Recollect Fraternity ay mayroon pa rin pong fundraising kung saan kayo po ay makakabili ng kimchi at chara at kung ano na pa, lalo na po ang imahe ng ating mahal na ina, bere ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Gayun din, ang ating coffee table book na dating may halagang o may presyong 3,000 ay mabibili na lamang po natin sa halagang 500 piso. Gayun din po ang ating dalaw, tahanan frames na nagkakahalaga na rin po ng 500 piso. Ang malilikom po sa mabibenta sa libro at dalaw, tahanan frames ay ating pong idadagdag sa proyekto ng ating simbahan. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Hello? Magandang umaga po. Ayan. So, huwag niyo pong kalimutan, no, yung programa natin na tulong tayo. No, meron na pong mga nagbibigay. May nakikita na akong dilata. Pero baka tag-ulan na po, no? Panahon na para palitan niyo na yung mga dilata sa bahay niyo ng mga bago. Baka mga expired na yan. So, ipadala niyo na po sa simbahan, yung mga Delimundo, ayan, saka yung mga, ano pa yun, yung pure foods, no? Pure foods, corned beef, ayan. Kahit yung mga ice cream nyo po na hindi nyo na nakakain, no? Di ba may mga birthday, ganyan, hindi nyo nakakain. Pwede pong dalhin doon sa konbento, sa mga fathers. No, joke lang po, no? Tulungan po natin, no? Ngayong tag-ulan, marami po tayong kababayan, no, at kabatawag doon, no, kaparokya na mga nangangailangan ng tulong, no, lalo pa sa ilalim ng tulay, no, kasi umuulan, no, mahirap kumanap ng pagkakakitaan. So lahat po ng maibibigay nyo ay malaking tulong po, no, kahit ano pong mga dilata o cash or in kind po, no, pwede pong dalhin dito sa simbahan. Tapos po, yung paglabas po nyo dyan, meron tayong mga nagtitinda ng kimchi dyan. No? Yun po yung sikreto kung bakit makinis yung aking skin. No? Yung kimchi po yan, kukuha lang kayo, tapos every night po ilalagay nyo sa inyong muka. Yung kimchi. Hindi, joke lang po. Yung mapupunta po, yung proceeds, no, yung profit nila, pupunta po yan pang tulong sa bokasyon po ng Agustinos Recoleto. No, kakaunti lang po ang pondo natin na maipapadala doon. So ito po ang makakapagdagdag. No? Hindi po mura ang gumawa ng pare. No? Sa isa po kami sa mga congregation na nagre-require ng maliit na halaga para sa pag-aaral ng mga pare, no, sa mga ibang congregation, sa mga diocese, no, napakamahal, no, kaya po yung aming vocation ay nangangailangan po ng mga tulong ninyo, no, at ito po pag tumulong kayo sa SARP, bumili kayo sa SARP, pupunta po yan sa vocation promotion, vocation fund ng Agustinian Recollects. Tapos, pinakahuli po, ngayon lang po, no, special offer. No, may camera pa naman, nakakahiya. No, pero kailangan kong gawin, no, kasi po, no, special offer talaga. No, ngayon lang kayo makakatanggap ng ganitong offer. No, ito po yung coffee table book.
no, ng 50 years ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Dati magkano po ito? 3,000. Ngayon po magkano? 50? Ah, 500 pesos. Ano, ang laki ng ibinaba, no? So ito po yung coffee table po. Kung titingnan niyo, napakakapal, napakaganda ng printing, no? So ito po yung coffee table, doon dito niyo ipapatong yung kape, no? Yung kape dito ilalagay. Tapos pag may bisita kayo, 'di ba, gaganon niyo. Oh, ganyan. Tapos bababa nila, tapos babasahin na rin nila, no? So, yung mga wala pong coffee table, no, ako wala akong coffee table, ito na yung coffee table nyo. Di ba? Matibay, makapal. Pwede rin po itong gamitin na self-defense. No, pagpapasok kayo sa opisina, pwede nyong baunin, no, pag meron ng hold-up sa inyo, o, oh, masakit, no? At hindi lang po yan, no, hindi ko lang alam, bulletproof din yata ito, makapal, no? So marami po kayong paggagamitan nito, lalagay nyo sa inyong bahay, di ba? Pag may bisita kayo, babasain, no? Tapos hahanapin, nasan kayo dito, no? Ah, wala ako dyan. Yung puwera yung puso ko, nandiyan dyan. Di ba? Doon natin may papakita yung ating pakikipagkaisa natin sa ating simbahan, no? Lahat po ng bebentang ganito ay gagamitin sa mga proyekto ng ating simbahan, no? Wala pa po tayong mga projects, so ito po, no, makakadagdag po to sa ating pondo. At meron pa po tayong, ayun po, tingnan po natin doon sa likod, no, ang ano bang tawag diyan, picture frame ni Our Lady of Peace and Good Voyage. Nandiyan na rin po yung prayer. Napakaganda. Magkano po yan? 500 din po. No? So, kailangan, hindi buy one, take one. Buy one, take one natin. 500. Ah, pag 1,000, nagbayad kayong 1,000, meron na kayong frame at meron na kayong coffee table book. Oh, na pwede nyo pong gamitin pang self-defense. Pwede nyo rin pong gamitin pang palaki ng katawan. Yung mga gustong lumaki ng katawan, di ba? Pwedeng weights to, no? So, sana po paglabas po natin dyan, no? Pag uulan, pwede rin gamitin pala pag umulan, no? Magtakip nyo ganyan, no? So, bili na po kayo at suportahan po natin yung ating simbahan, no? Sana po, no? Kung meron kayong mga paibahan, pwedeng utang? Pwede naman daw po. No, pwedeng pong utang. No, so yung mga hindi nakapagbaon ng pera, pwede na po kayong kumuha, tapos sa next Sunday pwede nyo pong bayaran. No, pag hindi po kayo nagbayad, no, ewan ko lang kung anong gagawin namin. So, magbabayad naman po lahat, no? So no problem po 'yun kung wala kayo nadalang pera. No, so magsitayo po tayong lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsiyuko kayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama namin mapagpala, basbasan mo ng iyong kabanalan ang iyong sambayanan upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng tanang inaasam na kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos! Diyos.